Ang Fairly OddParents ay isang American animated series na inilabas ng Nickelodeon noong 1998. Tampok dito ang 10-year-old boy na si Timmy Turner na madalas pahirapan ni Vicky na kanyang babysitter. Dahil sa malungkot na buhay ni Timmy, nagkaroon siya ng mga fairy godparents na binibigay ang lahat ng kanyang kahilingan. Ito nga, sila Cosmo at Wanda. Isa ito sa mga kinalakihan nating cartoons at di natin may tatanggi na napakaraming napasaya ng animated series na ito. Ngunit, meron akong nalamang storya at ang storyang ito ay tungkol sa mga kumakalat na nakakakilabot na lost episode ng Fairly OddParents. Sa dulo ng video ko, aking babahagi din sa inyo ang sinasabing tunay na storya na pinagmulan ng batang si Timmy Turner na sumapit ng isang malungkot na nakaraan. Bilang babala, ang video na to ay maaaring maging disturbing sa ilang manonood at maaari ding ito makasira sa childhood memories mo. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong videos, please do check out my channel. Huwag mo na rin kalimutan i-like ang video kasabay ng pag-hit ng subscribe button at bell icon para una kang makakapanood ng mga bago kong uploads. At ganito, nagsimula ang storya. Isang araw, isang fan ng Fairly OddParents ang nakahiram sa kaibigan niya ng isang kopya ng CD ng Season 5 ng Fairly OddParents. Ngunit ang kakaiba sa CD na ito, kanya napansin na ang logo ng Nickelodeon ay nawawala. Kadalasan, ang isang season ng Fairly OddParents ay may 20 episodes. Ngunit, ang kanyang nahiram na CD ng Season 5 ay may 21 episodes. Bago niya panoorin ang 21st episode na ito, ay sinearch niya muna ito sa mismong website ng Nickelodeon. Ngunit, wala siyang nakitang informasyon patungkol dito. Ang title ng lost episode na ito ay pinamagatang Sweet Revenge. Nagsimula ito kagaya ng normal na episode na nasa kwarto si Timmy at binabati siya nila Cosmo at Wanda. Isang minuto ang lumipas ay nagpa siyang bumaba si Timmy sa kanilang living room at dito na nga umeksena ang tatay ni Timmy. Ngunit merong kakaiba dito dahil ang tatay ni Timmy ay may hawak na isang itak na may bakas ng dugo. Dahil dito nanginig sa takot si Timmy at habang umiiyak, kanyang tinanong sa kanyang ama na kung anong ginawa niya at bakit may hawak siyang kutsilyo. Ang sagot ng kanyang ama ay ang salitang bird at malamang tumutukoy ito kay Tinkle Bird. Pagkasabi niya nito ay dumiretso na nga siya sa kusina at pinunasan ng itak at ibinalik ito sa cabinet na parang walang nangyari. Kaya naman kung fan talaga kayo ng animated series na ito, ay sadya namang napaka-weird talaga ng ama ni Timmy at gusto talaga nito mapahamak ang kanilang kapitbahay na si Tinkleberg. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay ang sumunod na eksena ay pinakita si Timmy na naglalaro sa kanyang kwarto. Ngunit bakas sa kanyang muka ang takot dahil sa nakita niya kanina. Habang naglalaro si Timmy ay narinig niyang paakyat na ang kanyang ama at sa episode na ito ay tuluyan na nga nasiraan ng bait ang tatay ni Timmy. Nang malapit na makapasok ang ama ni Timmy sa kwarto, ay sinabihan ni Cosmo si Timmy na mag-ingat dahil batid ni Cosmo na may gagawing masama ang kanyang ama. Sinubukan ni Cosmo mag-poof away, ngunit naabutan sila ng tatay ni Timmy. Dahil nga sa nasiraan na ito ng bait, ay binatuhan nito ng kutsilyo si Timmy at ang intensyon talaga ng kanyang ama ay tapusin ang buhay ng kanyang anak. Sa kabutihang palad, nakailag naman si Timmy. Ngunit, ang kutsilyo na dapat kay Timmy ay tumama sa ulo ni Cosmo dahilan upang mamatay si Cosmo. Dahil nga sa nataranta na si Wanda ay nag-poof away na rin ito kasabay ng pag-teleport kay Timmy sa downtown ng Dimmsdale. Sinubukan ni Timmy tumawag sa mga polis, ngunit pagkatawag niya sa telepono, kanyang narinig ang boses ng kanyang ama. Ngunit ang boses ng kanyang ama ay parang boses ng demonyo. Kaya naman ang ginawa ni Timmy ay sinarado niya ang kanyang mga mata at pinipilit niya sa kanyang sarili na ito ay isang panaginip lamang. Ngunit pagkapikit ni Timmy ay hindi niya na nga mabuksan ang kanyang mga mata. At ang weird pa sa storyang ito, ang kanyang mga mata ay parang bumuo ng hugis na parang isang satanic pentagram. Pagkatapos nito ay nagpalit na ng eksena na gumising si Timmy na parang walang nangyari at nagpasalamat na panaginip lang pala ang lahat na nangyari. Nagtaka si Timmy dahil walang bumati sa kanya na mga fairy godparents noong umaga na yon.
At ilang segundo pa ang lumipas, merong narinig si Timmy at ito nga ang iyak ng kanyang fairy godmother na si Wanda. Lumapit si Timmy kay Wanda at nang makita niya ang iniiyakan ni Wanda, nakita niya ang kutsilyo na ibinato ng kanyang ama na nakatarak pa rin sa bungo ni Cosmo. Pagkakita niya nito ay nagpalit ang eksena at pinakita ang mata ni Timmy. Ngunit ang mga mata nito ay kulay pula at parang may lumabas na isang binary code sa screen na kung itatranslate ay ang mga katagang ito, he was first and you are next. When you see the red light, you will die. At doon na nga lumabas ang end credits ng lost episode na ito. Kagaya ng pangako ko sa inyo, aking ikukwento ang sinasabing tunay na storya na pinagmulan ng Fairly Odd Parents. Ngunit bago yan ay inaanyayahan kita na i-like ang video. Sabay na rin ang pag-hit ng subscribe button at bell icon dahil 80% ng nanonood ng video ko ay hindi nakasubscribe. At ganito nagsimula ang storya. Sinasabi nila na sa tunay na buhay, si Timmy ay may mga pabayang magulang. Madalas itong umalis at pumupunta sa iba't ibang mga lugar. Dahil dito ay hindi nila maalagaan ng tama si Timmy. Kaya naman, dahil dito ay iniwan na lang ang batang ito sa isang babysitter. Ang babysitter na ito ay may masamang ugali at madalas nitong saktan at parusahan ang batang ito. Hindi magawang magsumbong ng batang ito sa kanyang mga magulang. Dahil nga wala itong pakialam, ay iniisip niya na hindi siya paniniwalaan ng mga ito. Ang batang ito ay may mga mabait na ninong at ninang o sa ibang tawag, meron siyang mga godparents. Ang mga godparents niyang ito ang tanging nakakapagpasaya at nakakapagparamdam sa kanya ng pagmamahal ng isang tunay na magulang. At di maitatanggi na marami silang naging masayang alaala ng mga godparents niyang ito. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, namatay ang mga pinakamamahal niyang godparents sa isang car crash. Dahil sa pangyayaring ito, sobrang nalungkot ang bata. At sa kabila pa nito, ay dala-dala niya ang bigat ng pakiramdam na walang pakialam sa kanya ang kanyang mga magulang. At ang pananakit ng kanyang babysitter ay mas lalo pang dumalas. Dahil dito, upang mawala ang sakit na nararamdaman ng batang ito, ay kanya na lang ini-imagine na buhay pa ang kanyang mga pinakamamahal na godparents. Kaya naman kung ating mapapansin ang setup ng cartoon show na Fairly Odd Parents ay talaga namang meron siyang mga pabayang magulang at iniiwanan lang siya sa isang babysitter na si Vicky. Sinasabi din nila na nabuo daw ang konsepto nila Cosmo at Wanda sa batang ito na ini-imagine na buhay pa ang kanyang godparents na sumakabilang buhay. Kasabay pa nito, ang kanyang mga hiling na napapanood natin sa animated series na ito ay sinasabing mga imagination ng kawawang bata na ito. Marahil iyan ang naging inspirasyon ng mga creators ng Fairly Odd Parents. Anong masasabi nyo sa video natin ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Let me know sa comment section. Ang shoutout nito ay galing sa pinakahuli kong video na pinamagatang tunay na storya ni Moana. Kaya naman next video kung gusto mong mapabilang dito, lagi lang kayo mag-comment sa pinaka-latest kong video. So once again, maraming salamat po at nagpapaalam, Dokumentador.